Oh, nga pala mga peeps, I learned this job from YouTube lang. Ako po ay avid fan ng YouTuber, YouTube mga peeps. Kung may gusto kong gawin, I just watch it, I search it from YouTube. Then, fortunately, somebody will answer and ayan, natuto tayo. And then sa manugang na rin ni Architect Jed Okot. So every time mag-install kami ng glass, and then makikita ko yung manugang niya na nag-install ng wiring, I will always ask. Nang sa gayon ay matuto. Yan nga po yung sinasabi ng patalastas. Huwag mahiyang magtanong. May right mind ba dyan? What's up mga peeps? We're back again mga peeps sa ating channel. This time around mga peeps, nandito tayo sa ibabaw ng ceiling mga peeps. As you guys see, yung ating paligid, medyo makulimlim na po. It's almost 5:30 PM. So sinadya nating this time tayo mag-splice ng wire dito sa may ibabaw mga peeps. Dahil at least hindi na siya masyadong mainit. At saka, for the sake of this video na rin mga peeps, dahil masyadong maingay kanina dahil may nag-install ng ceiling. So, I don't want them to disturb. At the same time, ayoko rin madisturbo mga peeps. So, ayan, I choose this sa oras na to na off nila para at least na-minimize natin yung ano, yung disturbo kumbaga. So back tayo sa ating video mga peeps. So makita ko sa inyo kung paano tayo mag-splice ng wire mga peeps. Pero bago tayo magpatuloy sa ating video, kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe mo na yan, and then include na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. So tara mga peeps, proceed tayo sa ating electrical exercise. So ayan mga peeps, ito yung ating junction box. So discuss ko lang sa inyo mga peeps. So actually dinugtong ko na to kanina, pero for the sake of this video mga peeps, uulitin ko. So tika lang muna mga peeps. So ayan mga peeps, discuss ko lang sa inyo yung ating ginawang electrical wiring mga peeps. So sandali lang, i-untype ko muna itong mga wire mga peeps. So discuss ko sa inyo mga peeps yung detail ng ating wiring. So ayan mga peeps. This line right here, ito yung ating source ng ating supply mga peeps. So ayan, sandali lang mga peeps. So ayan mga peeps, na-untight ko na siya. So discuss ko lang sa inyo mga peeps. Bago ako magpatuloy nga pala, remind ko lang kayo. This is just an electrical exercise ng isang baguhan mga peeps. Or actually, I'm not really an electrician mga peeps. Ako po isang glass and aluminum installer. At the same time, mason carpenter na rin. At saka, should I say, interior designer, self-proclaimed rather. So, this pipe right here, dito tayo, kumbaga, dito natin dinayan yung ating supply from the other junction box, mga peeps. So, ayan, nilagyan ko siya ng tanda through using electrical tape, mga peeps. And then, this pipe also here is supply rin natin, mga peeps.
papunta sa may kwarto dito. And then saan pa ba? This one as well. Itong linya na to mga peeps, supply din ito patungo sa kanyang CR mga peeps. Bali may nilagay tayong junction box doon sa may tapat ng CR. And then these three wires, three pair of wire mga peeps. Ito na yung mga lights. Ito na yung mga lights mga peeps. So you might wonder mga peeps kung bakit sa isang linya may dalawang ilaw tayo na nakasilid sa isang pipe. So bali dito ko na siya nilagyan ng ano mga peeps. Bali naglagay ako ng junction box dito dahil I will spread the lines here patungo sa kanyang tatlong ano mga peeps. As you can see yan mga peeps, may junction box dito mga peeps. Maglalagay tayo dito ng tatlong pin light mga peeps. So kaya naglagay ako ng junction box. And then this line right here, ito yung ating linya papunta sa kanyang gitnang bahagi dito sa may bandang kusina mga peeps. So this line, ito mga peeps. And then this one is para sa kanyang pin light. And then mga peeps sa may kabilang dulo. And then the other one is dun. And then yung isa mga peeps is itong junction box. Naglagay tayo ng isang linya dito. Ito mga peeps para sa kanyang pin light. So I will discuss kung paano mag-splice ng tatlong pin light mga peeps in just sa isang sindi lang. So bali tatlo yung mag-iilaw mga peeps. So I will make a separate video on it. Abangan nyo po mga peeps. So proceed tayo sa ating pag-splice dito sa ating junction box mga peeps. So as you can see, may yellow wires dito mga peeps. Bali hindi na ako nag-color coding mga peeps dahil nga po I just wanted to minimize at the same time mababawasan natin yung ating iniisip pag maraming materials na ating bibigyan. So I just purchased a box of this number 14 wire. Unfortunately hindi siya nagkasya sa dito sa whole second floor na installation. So proceed tayo sa pag-slice mga peeps. Wanna tell you these three lines here, I mean four wires. So as you can see, yung isa is may tanda siyang electrical tape na black mga peeps. Ayan. Bali ito yung ating traveler mga peeps ng kanyang half wire. And then the other three, bali ito yung return niya or yung nang tawag nito, yung balik niya from the switch. Patungo siya sa kanyang mga bulb. So para mas maintindihan nyo mga peeps, pakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa. So una kong ginagawa mga peeps is I joint or dinudugtong ko yung mga may mga tanda mga peeps. Ayan, this one, ito yung ating main supply mga peeps dito sa pipe na to. So ayan yung dalawang wire. Then tight lang natin ito mga peeps. Advice ko mga peeps, it's better to use those rubber gloves or safety gloves mga peeps. Pero in this case, hindi na ako nag-gamit mga peeps. Then next na itakabit natin mga peeps is itong supply niya patungong kwarto mga peeps. Tight na natin yan together. And then the other wire, ito para patungo sa kanyang mga peeps. This line right here patungo sa kanyang CR. So tight na rin natin ito mga peeps. Ganyan lang mga peeps. And then yung procedure ko, kinakat ko yung tip
Nga pala mga peeps, I'm just using an ordinary plier. So binili ko lang ito sa Unitop mga peeps. Dahil nga po hindi tayo electrician, so ayan, I'm just using yung mga medyo hindi kamahalan na gamit. So ayan mga peeps, na type na natin yung ano, yung mga may tandang or yung mga hot wire mga peeps. So from supply, dinidistribute natin siya dito sa may kwarto. Then the other one is papuntang CR. And then the other one, the yellow one na may marking as well, papunta sa kanyang switch. So next natin gagawin mga peeps is yung type muna natin yung ating neutral mga peeps sa kanyang mga supply. Ayan. I don't know how to work. Then yung ating neutral sa kanyang CR na supply. So sa mga electrician dyan, please, or sa mga baguhan, please send your comment or any suggestion mga peeps. Pero mas prepared ko yung ano, yung suggestion or any comments rather, para nang sa gayon ay tayo ay mas matuto pang muli. I mean, mas matuto pa rather. So ayan mga peeps, na-tight ko na yung mga neutral wire. So next na ating gagawin mga peeps is yung bali yung tatlong wire na natira. Ito yung mga return niya mga peeps, from the switch up to the light. So isa-isahin natin mga peeps. So para dito sa isang linya ng lights, kunin natin yung isang wire mga peeps, ayan. Then tight natin together. Medyo mapurol po yung ating plier mga peeps. Then the other yellow wire, tight natin sa isang linya ng sa isang linya na rin ng ilaw mga peeps. Then we have the remaining one mga peeps para sa kanyang strip light. So tight na rin natin ito mga peeps. So ayan. And then from switch, yung mga return ng kanyang return from the switch mga peeps back to the lights. So bali at itatap natin ito sa kanyang neutral wire mga peeps. Ayan, sa dun sa kanyang supply, yung tatlong wire ng kanyang mga linya patungo sa mga ilaw, itatap natin dito sa kanyang neutral mga peeps. Isa-isahin natin mga peeps. Lang. Bali ito yung mga return mga peeps from switch. It will go down to the lights and then dito return sa kanyang supply. Then the other light. So bawasan lang natin ng konti mga peeps, medyo hindi na siya masyadong mataas. So ayan mga peeps, advice ko sa mga nag-DIY or sa mga baguhan pa lang. So it's better to use mga safety
safety tools, kumbaga safety glove, rubber gloves, yung tamang plier mga peeps. But in this case mga peeps, we're not using a proper plier. Kaya nga po, sa so what I've said, ako po hindi electrician. I'm just learning pa mga peeps. So ayan, review lang natin mga peeps. So, I find it very, medyo sandali lang mga peeps, I think. This wire right here, nakaka-. So you might wonder kung bakit ko nilagyan ng wire itong mga, dahil dalawa kasi silang lines na dumaan dito sa flexible hose. So para mas matandaan ko mga peeps, it's better to tighten it together. Ganyan mga peeps. Ang sagayon na hindi kayo mawala. So mas madali na lang pag troubleshoot mga peeps. So ayan, medyo okay na mga peeps. So, review lang natin mga peeps. This line right here, as you guys see, ito po, yung may mga tanda po, yung may mga electrical tape. And I join it together. This line here is yung sa main source natin. Then I spread it to the room. And then to this one is sa kanyang sa CR, and this line right here, this hot wire papunta sa kanyang switch, yung 3 gangs na switch. So then yung mga return niya mga peeps, I join it together sa neutral lines from dito sa ating main source, main supply. So ayan mga peeps, na-type na natin siya. So ang ating gagawin nito mga peeps is to tape it using a 3M electrical tape mga peeps. So bali yung ibang mga electrician mga peeps, they're using a rubber tape, pero I find it actually it's necessary, pero as long as matight mo siya together na hindi magkakabuhol-buhol kumbaga, I think tama na yan. So pakita ko sa inyo kung paano natin ina-apply yung paglalagay ng electrical tape mga peeps. Ito po yung workmanship ng isang baguhang nag-aaral pa lang ng electrical installation mga peeps. So I'm calling those mga magagaling na electrician. Please send your comment mga peeps. Rate my workmanship. So ganyan lang mga peeps. The next natin itatight is yung hot wire. So ayan mga peeps, ganyan lang po yung pag-tape. And then next is yung mga linya niya from the switches, galing sa switch. So ganito lang mga peeps. The next one is ito. So nga pala mga peeps, I learned this job from YouTube lang. Okay,
avid fan ng YouTuber, YouTube mga peeps. Kung may gusto kong gawin, I just watch it, I search it from YouTube. Then, fortunately, somebody will answer and ayan, natuto tayo. And then sa manugang na rin ni Architect Jed Okot. So every time mag-install kami ng glass and then makikita ko yung manugang niya na nag-install ng wiring, I will always ask. Sa ngayon ay matuto. Yan nga po yung sinasabi ng patalastas. Huwag mahiyang magtanong. May right knowledge ba dyan? So ganyan lang mga tips. That's how we do it. So ayan mga peeps, you might wonder kung paano natin ililigpit ito in a small box. I suppose dapat gumamit ako dito ng square box, but since ito lang yung available na material, so gagawa na lang natin ng paraan. So first thing na ginagawa ko mga peeps is yung mas malaking wire mga peeps, o yung mas maraming dinudugtong. So yan yung una kong i-twist mga peeps, ganyan lang. I twist it like that. Then, pasok ko dun sa may ilalim mga peeps. Ayan. Then, next na ipapasok natin mga peeps is yung mga switches. So, I twist it that way. Then, I insert it sa may butas. Then itong ibang wire, may insert it back there na medyo maliit. Dito na lang mga peeps. Medyo pahirapan siya mga peeps dahil as you can see, maraming wire. But it's okay as long as you can manage the space mga peeps. Ganyan lang. Then next one is ito mga peeps. Then finally itong live wire mga peeps, or yung hot wire. Now we will twist it that way. Then pasok lang natin dito sa may connector mga peeps. This one will serve as parang lock niya. Then this one, para natin dyan. So hindi lang mga peeps. So please rate my workmanship mga peeps. So ganyan lang yung pagkakaligpit ng mga wires. So I think this one is safe. Hindi naman siya ano, hindi naman siya nagkabuhol-buhol, kumbaga madali lang naman i, for me, that's for me, madali lang siyang i tawag dito, i-troubleshoot mga peeps. So next na gagawin natin dito mga peeps is we are going to cover this one with the junction cover. So ganyan lang mga peeps. So abangan nyo mga peeps by sa susunod na video. Mako-confirm natin kung tama yung ating ginawang paglilinya mga peeps ng ating electrical wiring or pag-slice ng mga wire dito sa my junction box. So ayan, I just tightened with my hand lang mga peeps, not using a Phillips crook. So ayan. So ayan mga peeps, we're done. So as you can see, review natin mga peeps. Ito po yung ating supply. This tube right here. And this one is, this is the line papunta dito sa kwarto. This one is papuntang CR. This flexible hose is papunta doon sa kanyang cube light, or this one will serve as yung ating strip light mga peeps. And then dito sa pipe na to, dito tayo na may bali, may dalawang wire dito mga peeps. Dalawang wire na nang tawag nito.
lang mga peeps. So ayan mga peeps, back tayo sa ating video. So this this flexible hose right here, apparently may dalawang linya dito mga peeps na ilaw doon sa kanyang main light, doon sa may gitna. Hindi na siya kita mga peeps dahil masyadong makulimlim na. And then the other one is para sa kanyang pin light mga peeps. So bali isang sindi lang siya mga peeps. Isang sindi lang para sa kanyang anong tawag dito? Sa kanyang pin light. And just single switch, then bali tatlo yung iilaw mga peeps. So yan na muna ngayon mga peeps. Sana may napulot kayong kalaman about kung paano mag-splice ng wire dito sa may junction box para sa kanyang 3 lights mga peeps, and then sa mga sub-distribution na supply dun sa kanyang kwarto at saka sa CR mga peeps. So hope you like the video at sana huwag kalimutang i-subscribe ang ating channel mga peeps, and then pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. So this is Ben Pongswer. See you again next time. Bye-bye!